Pinag-uusapan na ng mga mangisda sa Oriental Mindoro ang mga legal na hakbang na pwede nilang gawin. Kaugnay po yan ang mga pinsalang dulot ng oil spill mula sa MT Princess Empress. Saksi, si Cedric Castillo. Imbes na nasa laot, nakatenga ngayon ang mga bangka ng maraming mangingisda sa Oriental Mindoro. Paralisado ang takbo ng kanilang kabuhayan dahil sa oil spill. Gaya ni Randy, na bagaman may natatanggap na ayuda, hindi naman daw sapat para sa pag-aaral ng mga anak. Talagang halos tuwing ikaapat araw may nadating to sa amin, ay yung pira pong pambaon, yun lang ang aming inaalala. Kaya nagsama-sama ang mga mangingisda sa Oriental Mindoro para pag-usapan ang paghahain ng petisyon para sa writ of kalikasan laban sa may-ari ng MT Princess Empress na lumubog sa bayan ng Nauhan. Desidido raw sila na bumuo ng koalisyon at sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Para yung mga lahat na opisyalis, yun ang haharap talaga. May direksyon talaga tatahakin na yun ang makikipaglaban para dun sa iba pang mga mangingisda. Natunto na kahapon ang motor tanker sa tulong ng Remotely Operated Vehicle o ROV mula sa Japan na kinontrata ng may-ari ng lumubog na vessel. Base sa datos ng ROV, 23 bahagi nito ang nakitaan ng pagtagas ng langis. No findings of oil leaks from the fuel service tanks, meaning yan yung sinasabi namin, no? Yung pangkonsumo ng barko. No? Wala na, wala makita na yung nag-survey, no? As of the time of the survey, no, that was conducted, there was no presence of seepage of marine diesel oil. Ang assumption, it's safe to say, yung laman, yung mga unang lumabas, ito yung laman ng tanke na ginagamit for the transportation. Ngayon, ang nagli-leak na andito na sa 8 tanker. Hindi bababa sa 800,000 litro ng industrial fuel ang karga ng MT Princess Empress nang lumubog ito. Pinag-aaralan na kung paano makukuha ang langis bago pa ito tuluyang tumagas. Sa tanong kung pwede ba itong palutangin para mapigilan ang pagtagas, sabi ng gobernador. Hindi pwede or hindi dapat, sapagkat pag angat ng barko, because of the pressure, the vessel might break. Pwede siyang mabiyak. So kung mabibiyak siya at may laman ang 8 tanke, it will be a disaster to all. So that option is out of the picture. Dumating na rin kanina ang mga tauhan ng US Coast Guard sa Pola Oriental Mindoro na isa sa pinaka-apektado ng oil spill. Magpapadala rin daw sila ng ROV para magsagawa ng underwater surveillance. Ang alkalde ng Pola humiling ng agarang aksyon. Kung kayo napapagod pabalik-balik sa Pola, kami pagod na sa paglilinis at pag-iintindi. Bigyan na kami ng timetable. Kung kailan, kung may laman pa yon, kunin na para hindi na kumalat pa. Hindi pa naman apektado ng oil spill ang sikat na tourist destination na Puerto Galera. Pero apektado raw ang kanilang turismo dahil sa inilabas na projection ng UP Marine Science Institute na posible itong abuti ng oil spill. Napakagaling ng ginagawa ng Philippine Coast Guard doon, sir. Talagang contained na yung area. Uh-huh. Ang mahirap kasi sa projection ni MSI, hindi niya kinukonsider yung ginagawa ng gobyerno doon. So nung pag pinapakita niya lang yung graphics, natatakot tuloy sa yung mga tao, even yung mga turista, ang dami naming mga cancellation because of the projection na ginagawa nila. Sabi pa ng alkalde, tines na raw ang tubig doon at wala raw nakitang langis. Handang-handa raw silang tumanggap ng mga turista. Sinusubukan paraming makuha ang panig ng UPMSI kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi.